Beach kami sa Braira, sa Damam at Damam, boundary ng Damam at ng Bahrain. Tapos sa ano? At sa Hatmon. Diana? Hatmon. Hatmon Resort at saka Diana Resort. Sa Hatmon Resort. Bali, apat na resort ang mapuntahan namin dito. Yun yung magandang ano, yung magandang beach na napuntahan natin eh, no? Yun. At saka dito, araw-araw, sa loob ng 10 days. Sa Hatmon Resort, yung nagdala ng ano, pinakita niya yung jellyfish sa mga amo namin. Oo. Sa Pilipinas, wala kang makikitang ganun. Dito, sa Pinas kasi, wala kang makikitang, bihira kang makakita ng jellyfish. Pero dito ang dami. So, ang dami. Kasi ano, siguro kaya nag-ano yung jellyfish dito kasi bihira lang yung ano, bihira lang yung taong naliligo. Ano? Tsaka low tide yata, kaya ganun naglilitawan ng mga jellyfish. Dito, ano? Last day ko na dito ngayon sa Damam. Tomorrow, last day namin sa 30 hotel. Minutes, last day namin sa Bronze Hotel. Dito kami sa Bronze Hotel. Pangalawang hotel na namin to. Dahil nung unang dating namin dito, doon kami sa Terrace. Doon kami sa Terrace View Hotel. And then ngayon, dito kami sa Bronze Hotel. Kaya dito ko naranasan ang mag-hotel at makapasok sa mga mall na malalaki at mag-beach araw-araw, mag-park, wala ang kapagod ng lakad. Yun nga lang, nakakapagod. Buti na lang kasi hindi kami laging sinasama. Ngayon, paalis na siya. Alas 4 daw aalis, tapos yung amo niya hindi pa dumating. Wala kaming tulugan ngayon, kaya nag-iintay ako. Ang sabi, 4 aalis kami, magpo-4 na, wala pa yung nanay ko. Hindi kaya, lang bata, hindi pa kaya natulog. Kaya ito. Alas 4 na. Isa na sila kasi sa ganun eh. Kagabi nga, di ba? Alas 7 na sila natulog. Sa akin matutulog yan pag uwi mamaya. Kaya kami ito, nag-aantay, kakain lang. Ayun, tapos magkikita kami bukas. Siguro magkikita kami bukas sa ano, sa Riyadh. Kasi pupunta kami sa tatay niya. Tatay ng ano. Sa tatay nila. Pupunta kami doon ang diretso namin. Kaya pag uwi namin, doon kami. Doon kami dediretso. Tapos, nakakapagod din, pero masaya. Masaya yung ano namin, bakasyon dito sa Damam. At saka, ang advice ko, guys, sa gustong mag-abroad, magbaon kayo ng sakong pasensya. Huwag kayong magbaon ng ano, pasensya na kakasya lang ng ano. Huwag kayong magbawan ng pasensya na kakasya lang ng 2 years. Hindi pwede yan. Kailangan 10 years. Yung pasensya nyo, magbawan kami yun ng 10 years na pasensya. Kasi dito nyo maranasan yung hindi nyo naranasan sa Pinas. Sasabihin nyo, maganda ang buhay ng abroad. Hindi. Sinasabi ko lang sa inyo, ang abroad ay masarap sabihin. Oo, abroad ka. Pero, kung ano yung naranasan mo sa kung ano yung hindi mo naranasan sa Pinas, mararanasan mo dito. Sa Pinas, matutulog ka ng kumpletong oras. Dito, hindi. Matutulog ka ng 8 hours. Kahit sa Pinas, katulong ka, makakatulog ka ng maaga. Sa Pinas, katulong ka, makakatulog ka ng alas 11 ng uma, alas 11 ng gabi. Wala na. Katapos ng hapon na ng amo mo, makakatulog ka na noon. Pero dito sa abroad, ang hapunan dito ay alas 2 ng madaling araw. So, ikaw na katulong, ikaw na, ano, matutulog ka ng alas 4. Pero hindi naman lahat ng amo din. Kasi yung mga kaibigan ko, karamihan sa kanila 11, nakakatulog na sila. Kaya lang, pag 11, natutulog ka ng 11, ang gising mo doon, alas 6 ng umaga. Lalo na pag may pasok na sa eskwela. So, ako naman, ang tulog ko dito alas 3, alas 2, ang gising ko alas 10 ng umaga. Pero pag may pasok na yung alaga ko, kasi ngayong pasokan, papasok na siya sa eskola eh. Pag may pasok na yung alaga ko, ang gising ko noon alas 6, tapos tutulog ako ulit. Ahatid ko yung alaga ko sa eskola, tutulog ako ulit ng alas 7 hanggang alas 11. Gising ako ng alas 11.
lilinis ako, dali-dali sa kwarto niya, maglalaba. Tapos pag alas alauna, susundin ko siya sa school yun. Maghapon. Maghapon na kami niyang magkasama. Kung asan yung alaga mo, nandun ka. Kasi kailangan mong bantayan kahit malaki na. Yung alaga ko, 6 years old na, pero kailangan ko yung bantayan. Kasi kung anong mangyari sa alaga mo, responsibilidad mo yan. Alam nyo, kahit nandyan yung nanay ng pag batang alaga mo, kahit nandyan yung nanay, hindi yan sasab, kahit nga nasa harap niya eh, hindi niya makikita yung anak niyang nadapa na o na anong nangyari. Kasi nasa harap niya yan, ha? Hindi ka, yung mga nanay, kumbaga dito, hindi kagaya sa mga nanay sa atin na ano, parang sila anak lang, wala. Hindi nila alam yung ano. Mga hindi nanay sa atin sa Pilipinas, sensitive. Hindi katulad dito. Dito, nakikita lang nagbubugbuga na yung mga kamakamakan nila. Wala lang sa nila yung... Oh, mga bata dito, pati walang mga respeto. Yun. Mga bata dito, isang piraso katambas ng 10 piraso. Sabi, kahit kanino nyo itanong na OFW, yun ang sasabihin. Hindi ko lang alam sa ibang lugar, ha? Pero dito sa Saudi, kahit saan, ang dami kong na-encounter na mga OFW, ang dami ko ng mga nakakasama, nakakakwentuhan, bihira lang yung sasabihin sa yung, ay, yung alaga ko, mabait yan. Bihira lang. Sasabihin sa yun, ako, yung alaga ko, isa lang yan, pero katumbas niyan, 10. Yung alaga ko, ha, mabait na yan. Mabait. Yung alaga ko, wala akong masabi, babae yung alaga ko, mabait yan. Pero, isang piraso lang yan, katumbas niyan, 5. O, diba? Asan kanyan? Tapos magsama-sama sila. Naku, dilubyo. Lagi, dun sa kabilang hotel, nagsasama-sama yung mamagpipinsan. Lagi kami tinatawagan ng reception. Kasi kami yung pinakamaingay na room. At saka, aanuhin mo? Sasawayin mo? Hindi nagpapasawayan. Duduraan ka pa sa mukha. Sisipain ka pa. Oh. Eh di, kaysa naman masaktan ka, pabayaan mo, bahala sila. Hindi nga nakikinig sa nanay, eh, sa'yo pa kaya. Na ano, patulong. Hindi yan makikinig. Nung nasa Bahrain kami, ikukwento ko, nung nasa Bahrain kami, nagbakasyon kami sa Bahrain. Sa Bahrain naman kami, araw-araw kaming nagsuswimming. Kaso noon, hindi pa ako nagbablog eh, kaya hindi ko naisipang mag-video. May mga video ako noon, ina-upload ko lang sa Facebook, ganun. Pero kung nagbablog na ako noon, siguro may mga, yun. Nag-umpisa ako kasi nag-vlog nung may mga upload ako nung nasa Dubai. Kaya lang nasa Dubai kami, hindi pa maganda yung cellphone ko kasi madali siyang mapuno. Ano yun eh, Samsung G4, yung cellphone ko nun. Tapos ano lang siya, 32 GB, kaya madali siyang mapuno. Tsaka hindi, wala pa. Nag-umpisa kasi akong vlog nung yung channel ko nag-umpisa nung October 2019. Yun. Pero nag-umpisa akong nag-vlog, nag-umpisa ako sa YouTube, kailan ba yun? Nag-umpisa ako sa YouTube, April 9, yun, nag-umpisa ako. Na-inspire lang ako dun sa kaibigan ko na, bigya shout out, Almera, Baltimore at saka Jesus Suarez Vlog. Na-inspire ako dun sa kanila na mag-vlog. Yun si Almera yung nagturo sa akin kung paano gumawa ng channel. Tapos, yun, nag-umpisa ako nun. Tapos hanggang tuloy-tuloy na. Tapos yung kasama ko rin, si Jess Marie Channel, mega shout out. Yun, siya yung kasama ko dati. Nung kami. Tapos nakasama kami yan, si Emily GB dyan. Emily GB Vlog, kasama ko yan sa mga ano. Hanggat sa yun, tuloy-tuloy na hanggang ngayon. Sabi nila, pag monetize ka na daw, madali na. Kasi monetize ka na eh, hindi ka na maghahabol ng double yates. Pero mas mahirap guys, pag monetize na.
kasi ang daming ang mga ano ngayon. So, kung sino man yung off, gustong mag-abroad na makakapanood ng ano, makakapanood ng vlog ko, guys, advice ko sa inyo, sa Pinas, ano lang, number one talaga, pinaka number one, dasal. Kung may bala kayong mag-abroad, humingi kayo ng sign sa God, magdasal kayo, na humingi kayo ng sign kung talagang para sa inyo ba yung pag-abroad. Kasi ang pag-abroad, hindi basta-basta. Hindi biro ang pag-abroad. Hindi yung kanin na pagkatapos mong ano, pag mainit, idudura mo. Hindi. Ang pag-abroad, napakahirap. Lalo na, ang kailangan nyo dasal na bigyan kayo ng magandang amo, bigyan kayo ng magandang employer, na even though hindi... Pagdasal nyo na sana yung maging amo nyo. Oo, yung... Tapat nyo na mabait. Tapat sa inyo na mabait. At saka ano, lakas ng loob, tibay ng dibdib, pasensya na isang katutak, at saka kayo, advice ko sa inyo, kung mapagalitan kayo ng amo nyo, huwag kayong umiyak sa harap nila. Kasi pag umiyak kayo sa harap nila, lalo yan silang ano, magagalit. Sasabihin nila, mahina ang loob mo, no? Hindi. Pag, ano, kung kailangan yung sumagot sa amo nyo, sumagot kayo pag nasa tama kayo. Pero kung nasa ano naman kayo, mag-sorry na lang kayo. Kasi sila, sorry lang, okay. Sorry lang sa kanila, okay na yun. Ang ayaw nila, yung hindi marunong mag-sorry. Yun yung ayaw nila, yung hindi marunong mag-ano ng pasensya. Yun yung ayaw nila. Kahit kasalanan nila, ay kahit hindi natin kasalanan, kailangan tayong mag-sorry. Yun yung ano. Ako nga eh, nice. Sa amo ko. Nice. Pag galit na yan, tapos nag-aano na sa akin, ngiti na ako, tapos sasabihin ko, sorry. Tapos sabi niya, tapos okay, ngiti na yan. Kung minsan naman, pag nagagalit siya, hindi ko siya iniimi. Katagalan yan, maya-maya yung aanuhin ko na, ano na, malamig na yung ulo niya, sasabihin ko na sa kanya, sorry madam. Yun, okay na sa kanya yun. Pinaka-importante talaga, yung marunong kang mag-sorry. Yun lang ang ano nila. Kasi sila, amo sila eh. Yun yung ano. At saka tayo kasi dito na pagkamalayo. Tapos yung lang, sundin din kung ano yung pinagbabawal sa inyo, sundin nyo. Kasi kaya karamihan, may mga nabubugbog din kasi, kung minsan, hindi rin sila sumusunod sa pagbabawal. Pinagbabawal. Kami dito, nasa vacation kami, wala kaming uniform. Kumbaga, kita nyo, nakasibilyan lang kami. Ayan o, nakasibilyan yan. May bata kasi siyang kausap ko. Ayan. Nakasibilyan lang kaming tatlo dito. Kasi nasa vacation kami. Sinabi nila na wag daw kaming magdala ng uniform. Pero pag nasa ano kami, nasa Riyadh kami, ano kami, naka-uniform kami, hindi kami nakasibilyan. Kaya ano. Thank you for watching to my vlog. If you are not subscribed to my channel, please subscribe and God bless. See you to my next vlog. Take ano na to, continue na to.